At ito ang aming shoot ng Halloween special operated K. I'm sure nagustuhan ninyo, no? Ayan ang isa pang nakasabit. Ito ang trip ng director namin this year. Every year we have a different set. Ito ngayon mga nakasabit na mga bata sa puno. Nakakatakot din, ah. Look at that. Very nervous. And at some point during the taping, bumagsak niyan. And that's the silhouette of our director. And that's the whole crew. Ito. So this is what a Halloween set looks like. We have another location. This is the Alpadi Estates. Galing ano? Very nice location. Dito may batis at saka mayroong lumang bahay. And magsushooting din kami dyan sa lumang bahay na yan mamaya. And ito na, sineset up. This is the teleprompter. Ito, yung dyan lumalabas yung words, yung pagka binabasa ko. Pwede bang buksan para makita natin? Ah, wala pang kuryente. Okay, mamaya. Okay. So ito ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit sa horror movie parating mayroong uso, yan ay dahil sa may nagsisiga. This is called the smoke machine. Tama? Yes, ma'am. Angel, oo. Smoke machine. At pinapapaypay niya ang script namin. And this is the smoke machine. I happen to think na kulang ang dala nila. Dapat apat instead of two, my dear. Tama? Yes, ma'am. Para all directions. Kasi kanina pa kami paypay ng paypay, napapagod na ang mga tao. Para nga naman may ganyang eerie effect. I remember, sa isang shoot namin, nakalimutan namin magdala. So, nagsindi sila lahat ng sigarilyo at binuga. Tig-apat na sigarilyo ang binubuga nila doon sa set para magkaroon lang ng ganitong effect. So, we're doing another scene. Meron pa rin nagsisiga. Walang niluluto dyan. Machine lang yan. And that's the team. We're about to shoot. That's a director, Pee-wee. And look at what he did. Galing, galing din. Diba? 2.0, yung kababalaghan. Merong smoke machine. And with some lighting at the back, with gel, that's the effect. Parang the world is on fire. Hala tayong buga, masyado kasing diretso. Pero nakakatakot, diba? One, action! Madalas napapanood lang natin sa mga pelikula ang mga kwentong katatakutan. Pero ang mga artista na sina Raymond Bagansing, Maricel Soriano at Judy Gonzalez, sila mismo ay nagpatunay... Walang sunog, talagang pinapausukan nila yung likuran para mas makita yung eeriness. So iniilawan yung uso kasi... The story is about a haunted house. Habang iniilawan ni Direk at inaayos niya yung setup. Kain muna tayo. Yan, ang ulam namin. Ang ulam namin ay malamig na pansit and sandwich and maligamgam na tubig. Ayan. Damay-damay lang kung ano ang kakainin ng isa, kakainin ng lahat. And dahil nagtitipid kami, ang sa aging ay ganyan lang kaliit. Tawag dito'y senorita. Excuse me, ha? Do not judge a banana by its size. Because ito'y senorita pang mayaman ang saging na ito. At ito lang ang dessert namin ngayon. At least, Jetta. So here, merong batis dyan sa baba. Ganda-ganda nito sa umaga, hindi makita sa gabi. So ito ngayon yung lumang bahay na gagamitin din nating set. It's actually a beautiful house. It looks like bahay ni Rizal lang tawag nila dito. Minsan, restaurant. Yan, ganda, oh. Pero pag inilawan at nilagyan na ng kababalaghan, ay nakakatakot na. So here, so this is the set. These are the scripts. Ayan. They call it idiot boards. Kasi sa mga idiot na tulad ko na ayaw mag-memorize, yan. Ayun. Pang safety ito, ma'am. Safe, pang safety, okay. O, ito naman ang teleprompter. Okay. Later, I'll show you kung paano lumalabas yung mga salita sa screen. Okay, and she's our teleprompter operator. Say hello! Okay. Okay. May banig. Ano kayang gagawin nila sa banig? May altar. Hello? Kasama ka ba? Apo. Talent? Yes po. Okay. Aha! Pamparegla.
Hindi ko kailangan yan. Okay. Kandila. Ano yan? Para kayo mangkukulam. Okay. Yung pala. Makeup by Marley Aquino. Oh, di ba? Class A talent po ang tawag dyan. Oh. Class A talent. Bakit meron bang class B? May class B talent? Meron na, medyo mababa. Medyo ano? Mababa ang fee. Mababa ang talent fee kasi pag sinabi mong tumawa, umiiyak. Mga tumatawid. Ha, mga tumatawid-tawid. Walang linya. Walang linya, walang emotion. Yes. Ayun ang class B. Yes. May class C. Hindi ko na alam. Yung nakatayo lang, nakaupo lang, ganon. Pamparami ng tao. Sila mga class A talent sila. So, gagawa sila ng eksena mamaya. Reenactment ang tawag doon. Hello. Hi. Ano naman kayo dito? Ha? Art decoration. Oh, silang gumawa niyan lahat. Yung mga ganyang katatakutan ganun. Yung mga agyo-agyo. Paano ginagawa ang agyo? Yan, yung mga cobweb na ganyan. Meron bang makina yan? Wala na po. Eh, ano yan? Sa may unan po. Sa may unan. Ah, yung sa unan. Yung sa unan, tapos... Inaano? Inihimay-himay. Tapos ayan, mga lumang litrato. Ayun. Kayo rin ang may dala dito. Nakaka-nervyos ah. Na, ano yung mga manikin? Kinukuha nyo sa department store? Saan? Ah, ganun. Medyo nakakatakot. Of course, kandila. Dapat may kandila. So this is our... Set number one. Ayan, dinidirect na sila. Kasi para sa TZ, kailangan din direction. Okay? Not just for movies now, even for TV, we do reenactments for some of our stories. Sarap ng may makeup artist. Ano? Actually, kaya ko naman yun. Kaya ko naman yun, pero okay yung nagsusuklay sa'yo. Parang kang sanggol. Parang kang sanggol. Okay bang, Sheen? O, oh, kita mo, nilagyan ko ng Sheen dito. Marunong na ako. You put a highlight here. See, so when you smile, smile K-Magic. Because of the K-Magic skin cream. Ayan, nabibili sa mercury drug. Bilis na. Okay, o, diba? Wagi ang Sheen, marunong na ako. Yes. Natuto ako kay Vice, ganda. And Maha Salvador. Initingnan ko Instagram. Kaya, anong gagawin ko? From here, start ng skills. Lakad diretso, nakatingin sa cam. Habit ng camera, makuha. Tapos stopping point. Okay. Kaya ng one take yan? Oo naman. Ano ba? Naglalakad lang. Basic. Baka mag-take 10 pa tayo dyan, mawala na ako ng trabaho. Kumusta naman ang buhay? Este ang patay. Kumusta naman ang patay? Ito naman po ang aming teleprompter. Yan. Okay. So dyan, gumagalaw yan habang binabasa. Like that, oh. Ang sinasabing sinasapian daw ng mga masasamang espiritu, ilan sa mga palatandaan umano, etc., etc. At yun ang nagpapaandar nun. That's what you call the teleprompter, and this is the monitor, see? Hi! Ay, hindi pala. Hi! That's the monitor. I can't shoot without a monitor because I have to see the frame myself. I'm the type. Ito yung mga tambay sa barangay. Ngumiti, hindi ko makita. Puro ngipin lang ang makikita dito. Ang dilim eh. Okay, so... Also, we're about to take. Okay, so one of the stories in the episode is about real-life experiences of celebrities. So we have Maricel Soriano, Beauty Gonzalez, and Raymond Bagatsin. Ito yung set.
kandila always does the trick. So maraming kandila. And again, the smoke, when it hits the light, di ba para siyang eerie? That always works. Ayan pa rin ang aming siga machine. And pupunuin namin ito lahat ng kandila. Na mayroon talagang mga elemento na hindi natin nakikita na kasama natin sa mundo. Well, example, just growing up, ang daming mga kwento ng mga manananggal, sipin, or like yung mga multo na nagpaparandang. Kasama ko, kasi galing kami sa relative namin. Tapos, saan ako din yun? Ma'am, here po. So, dapat nakakaligod ako. Yes, ma'am. 2, 3, and yun na. Thank you, Ms. Maricel Soriano. Okay. Oras pwede mo? Forever. Ano oras na? 10:30. Dapat natapos kami ng 9. These are the joys of taping. The joys of taping. Pag may technical problem, technical bang problem? Hindi. Human problem. Human yan. You can always be ready for technicalities. Ha? Ano? Pakisabi ulit, direk ha? You can always be ready for... One should be always ready for technicalities. Correct. And that's being a professional. Naks naman. Parang multo yung nagsasalita, hindi kita makita. Ayun, okay. But then, hindi ka pwede masyadong magalit. Walang mararating. Walang mararating. Manyak! Baka umikli lang ang buhay mo, wag na lang. Okay, so, naghihintay kami. And after this, meron pa akong taping! Yes. Pagkatapos nice, nito. Left! Ang problema namin, yung puno, hindi nila makuha yung ilaw. And yung puno ngayon, kailangan lagyan ng usok. Yung smoke machine, yan, sira. Kaya babulaga ng mga hindi nakikita nila na nakatira daw sa kanilang bahay sa dam. And it's a wrap! Yay! Ni.